Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo na si Annika Acohedo at mga anibersaryo sa araw na ito. Ngayon din ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalo tigit ang kahilingan ni Mandy Ilagan at ng kanyang pamilya, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nilulungtan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasasa ka namin. Oh,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa mga bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ng inyong ginawa, gayon din ng inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon'y pakinggan mo sa aking mahabag. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng Poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa panawagan. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Niyang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, Poon, ang nangangalaga. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nung sabihin ko sa inyo, nung kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas, at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kasama nating kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Ano po ang ikinakatakot ninyo? May tao ba? May pangyayari? May lugar? May pagkakataon ba kung saan kapag ito'y nararanasan ninyo ay natatakot kayo? Ano yung mga yon na nagdudulot sa inyo ng takot? Wag ko kayo nakatingin lang sa akin. Oh. Alam nga namang, natatakot kayo sa akin. May kayo sa akin nakatingin. Tingnan niyo inyong katabi. Tingin. Oh. Hindi ba nakakatakot? Mamaya, pag-uwi ninyo sa bahay. Yan. Mga minamahal, ang mabuting balita ngayon, si Jesus napakita sa mga alagad. Yung alam nilang patay, yung alam nilang nabuhay sa krus, ay namatay sa krus, ngayon, nasa harap nila. O sa palagay ninyo, halimbawa, namatay ang inyong biyanan o ang inyong lolo na ilibing na ninyo. Pag uwi ninyo sa bahay, naroon sa may pinto, i-welcome kayo. Hindi ba kayo matatakot? Si Jesus namatay, pero nagpakita sa mga alagad sa gitna nila. Kaya ang sabi dito ay, sila'y natakot, nagulumihanan, nalito. Anong nagdudulot sa inyo ng takot? Ang ilan sa atin natatakot magkasakit. Marami sa atin natatakot tumanda. Natatakot mangulubot ang balat. Kaya pabanat kipabanat. Siya, pag napasubra ang banat na yan, ang iba sa atin ayaw pumuti ang buhok. Marami sa amin mga kolektor. Tanyo, tuwang-tuwa na sila. Yun lang, wala. Masaya na ho sila sa ganon. Marami tayong takot. Ang iba ay sakit. Ang iba ay pagkakautang. Akin si bukas, hindi kayo natatakot, wala pa kayong pambayad. Marami tayong takot sa buhay. Ang iba'y kasalanan, ang iba'y natatakot mag-isa, ang iba'y natatakot magka-problema, ang iba'y natatakot magkaroon ng isipin. Anong nagdudulot sa inyo ng takot? Sabi po ng ating dating Santo Papa, si John Paul II, si Saint Pope John Paul II, ang takot kapag tinanggap ng may pag-ibig ay magiging daan ng kabanalan. Yung iyong pangamba, yung iyong alalahanin, kapag ka tinanggap mo ng may pagmamahal, pwede daw maging daan para ikay maging banal. Tatlong bagay tungkol sa takot ang gusto nating pagnilayan ngayong linggong ito. Una, dahil sa takot, makikilala mo ang iyong sarili. Pangalawa, dahil sa takot, matututunan mong humingi ng tulong sa iba. Pangatlo, dahil sa takot, magtitiwala ka sa Diyos. Tingnan ninyo, kapag takot kayo, kapag hindi nyo alam ang gagawin, o ay sino ba lulutas ng inyong problema? Hindi kayo din naman. Sino ka mag-iisip ng pambayad sa utang? Hindi kayo din naman. Pero kapag ka may takot ka, nalalaman mo kung ano ang kalakasan mo. Kaya ko palang gawin ito? Kaya ko palang mag-alaga ng aking mga apo ng walo sabay-sabay na makukulit? Kaya ko palang unawain ang aking biyanang pakialamera? Kaya ko palang makisama sa aking kapitbahay na chismosa? Kapag katakot ka sa maraming bagay, unti-unti mong makikilala ang kalakasan mo. Ito ang kaya mong gawin na dahil sa takot na kaya mo. Pero kaalinsabay noon, malalaman mo rin kung anong hindi mo kayang gawin. Dahil sa takot, hindi ko pala kaya ito. Kahapon kami ay nag-pastoral gathering ng mga nag-serve.
Merong mataas na slides doon. Dahil sa takot, hindi makalusong si Father. E di alam ko, dahil sa takot, hindi ko kaya iyon. Ang kaya ko lang itong mababa. Dahil sa takot natin sa buhay, unti-unti mong makikilala kung sino ka, anong kaya at hindi mo kayang gawin. Kapag nasasagad ka na sa iyong iniisip, kapag nasasagad ka na sa iyong problema at alalahanin, malalaman mo kung paano ka gumawa ng paraan. Malalaman mo kung paano ka dumiskarte. Malalaman mo rin kung ano ang iyong kahinaan. Dahil sa takot, makikilala mo unti-unti ang iyong sarili. Ikalawa, dahil sa takot, matututo kang humingi ng tulong sa iba. Kapag alam mo na may pinagdadaanan ka, may hindi ka kayang gawin, papasok ang ibang kapwa na kailangan mong magpakababa para humingi ng tulong. Kaya nga minsan, kapag ka talaga hindi mo na kaya, mabigat na ang iyong pakiramdam, hindi kayo magchat-chat ka sa iyong kaibigan. Kapag ka hindi mo na kaya, hindi kayo tatawag ka sa iyong magulang. Nung ako'y diakono, kami nakapaghapunan ng beefsteak. Tapos kinabukasan, ang aming tanghalian, sinaing na tulingan. Yun. Si Reverend, nung hapon, hindi makalakad. Mataas ang uric. Biruin niyo ako'y naka-assign sa darasa. Ako'y naakyat sa hagdan ng darasa. Hindi ako makaakyat. Gapang ako. Eh, alam niyo kung anong aking sinasabi? Inay, masakit. Kapag hindi mo alam ang gagawin, kapag ka nasa dulo ka ng iyong kahinaan, tatawag ka sa kaya mong hinga ng tulong. Kapag wala kayong maibayad sa kuryente, kapag wala kayong pambaon ng inyong mga anak, edi kayo mangungutang kayo sa inyong kapatid. Dahil sa takot, dulot ng iba't ibang bagay na nangyayari, mauunawaan mo kailangan mong magpakababa para humingi ng tulong sa iba. Ikatlo, may mga takot tayo na hindi mo kayang gawin, hindi rin kayang gawin at tulungan ng iba, kaya magtitiwala ka sa Diyos. At maraming pagkakataon ng ganoon, sakit na hindi gumaling-galing, hindi magkaroon ng trabaho, hindi makaalis ng ibang bansa, hindi makapasa sa board, hindi makahanap ng syota. Aba, hindi ko kayo kayang tulungan, magkaroon kayo ng naiibig. Eh, kanina tayo tatakbo? Sa Diyos. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, tiwala sa Diyos. At marami sa ating pagkakataon sa buhay, ganoon ang nangyayari. Tiwala sa Diyos. At kapag ka nakapagtiwala ka, unti-unting magkakaroon ka ng lakas ng loob para lutasin lahat ng takot mo sa buhay. Hindi niyo po ba napansin? Tingnan niyo ang salitang takot. Alam niyo ba kung anong nasa gitna ng takot? T-A-K-O-T. Ang nasa gitna ng takot, ako. Madalas ang takot dahil sa iyo. Madalas natatakot ka dahil mahina ka. Madalas ang takot kagagawan mo. Ang takot, laging pagharap sa sarili. Laging may ako. Hindi iyon pagiging makasarili, kundi pagharap sa iyong pagkakakilanlan kung anong hindi mo kayang gawin. Kayong mga magulang, nung kayo nagpakasal, di kayo buong-buo ang loob ninyo, magtatrabaho ako. Talagang itataguyod ko ang aking pamilya. O paano pagka dumating ang pagkakataon, ang inyong anak, maagang nag-asawa, hindi nakatapos ng pag-aaral, pasaway, eh di kayo nakakatakot, pero patuloy kang magtitiwala para kilalanin mong sa kabila ng iyong pagpupunyagi, may mga bagay na hindi mo kayang gawin. May mga bagay na hindi mo kontrol. May mga bagay na lampas sa iyong kakayanan. Ang takot na ito,
ay magdudulot para palalimin mo kung sino ako, kung sino ka. Kaya nga mga minamahal, sa tuwing papasok at dadating ang pagkakataong may takot, marami tayong pwedeng gawin. Gawin natin ang ating makakaya, humingi ng tulong sa iba, at magtiwala sa Diyos. Sa tuwing dadating ang mga pagkakataong hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, sa mga pagkakataong hindi mo alam kung anong iyong magiging desisyon, sa mga pagkakataong hirap na hirap ka sa iyong buhay, takbo sa kung saan makakahingi ng tulong. Takbo sa kung saan makakahingi ng tiwala. Takbo sa kung ano ang kaya mong gawin. Sapagkat ang takot, laging naruroon ka sa gitna ng mga iyan. Maaring para lutasin o maaring para humingi ng tulong sapagkat hindi mo kaya. Sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso at buhay na nagtitiwala sa iyo upang sa kabila ng napakaraming takot ko sa buhay, unti-unti kong makilala ang aking sarili. Unti-unti akong makahingi ng tulong sa aking kapwa at unti-unti akong makapagtiwala sa iyong walang wagas na pag-ibig sa akin. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Upang matamo natin ang pagpapala ng Diyos at ating Ama, ipamalas natin na tayo'y mga saksi ng ating pananampalataya. Walang takot at buong kababaan tayong dumulog sa Kanya at ating sabihin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalaganap ng pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay ay buong katapatan nawang magampanan ng Simbahang Katolika at patnubayan nawa ng Espiritu Santo ang sambayanan sa pagiging matapat na saksi ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na dinala ng Panginoong muling nabuhay ang tumanglaw nawa sa mga bansa sa buong daigdig at ang maghari nawa sa buong sanlibutan ay ang kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang dinala ng muling pagkabuhay ng bugtong na anak ay maibahagi nawa sa mga taong nasa gitna ng iba't ibang uri ng mga pangangailangan, kalumbayan at kaapihan at maging saksi nawa sila ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pagiging saksi na ninanais ng Diyos ay makita nawa sa pamumuhay ng mga angkan dito sa ating parokya, at maging ugat nawa ito ng ating matapat na paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, ang pagdulog nawa naming ito ay maging kaluguran mo upang kami iyong dinggin at gawing matatapat at walang takot na saksi ng iyong paghahari kasama ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magstayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayan ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak ay niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sundin ang lahat.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. See you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa loob tayong masaya, sa di na pa.
Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan sa inyo, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang Damban. Ngayon pong darating na April 27, tayo ay sa pangunguna ng ating social ministry, social action ministry, tayo ay magkakaroon ng libreng tuli, Operation Tuli Pagbibinata para sa unang 100 mga kabataang taga rito sa Santo Tomas na walang kakayahang makapagpa-ospital. Kayo po'y makipag-ugnayan sa pamisahan at sa opisina hanggang April 23 lamang. Narito rin po sa atin ang mga taga-simbahan ng parokya ni San Jose sa Inusluban ng Lipa City. Sila po ay nagbebenta ng raffle ticket para po sa pagsasaayos ng kanilang simbahan. Atin po silang suportahan para po sa gawaing ginito sa simbahan dito sa Arsidiosesis. Gayun din naman, narito sa atin sa Bad ng Likuran, ang Hearts of Jesus and Mary St. Padre Pio Prayer Group para magbenta ng t-shirt sa kanilang gagawing fun run ngayong May 1. Atin din po silang suportahan sa gawaing ito sa mga gawaing pangsimbahan. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin
ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan ng mga banal at ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, ipagkatiwala ang lahat ng takot kay Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia.